Yung mga idol, kamusta? Ang dating sparring partners ni Manny Pacquiao na upset sa laban at ang pasabog ni Cuadro Alas. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po ang matitinding bakbakan ngayong araw sa boxing event ng PBC, kung saan una natin nasaksihan ang bakbakan ng ating pamato na si Mike Plania kalaban si Rais Aling, kung saan hindi ito naging matagumpay na makuha ang panalo sa bakbakan. Sumunod nga dito mga idol, ang comeback fight ni Abner Mares kontra kay Flores, kung saan naman nauwi sa tabla ang laban. At higit sa lahat mga idol, ang malaking panalo ni Isaac Pitbull Cruz kontra sa kapwa nito Mexicano na si Ramirez, kung saan naman ni Pitbull tinapos kaagad ang laban sa loob lamang ng 5 minuto. Bagamat kinagulat ng lahat mga idol, ang naging resulta ng bakbakan ng dalawang lightweight contender sa pagitan ni Jose Valenzuela kalaban ang late replacement fighter na si Edwin De Los Santos. Marami kasi mga idol ang nag-i-expect na sa bakbakan na to eh magiging hapunan lang daw ni El Rayo itong si De Los Santos sa bakbakan, dahil kinikilala nga ito ngayon sa isa sa matitigas na fighter at future superstar sa lightweight division. May record ito na 12 wins at 8 dito ay nakuha niya sa knockout. Sa katunayan nga nito mga idol, maraming kilalang personalidad ang napahanga dito kay El Rayo, dahil bukod sa pagiging power puncher nito, may kagalingan naman talaga ito sa bakbakan. Isa nga mga idol ang ating pamansang amaw Manny Pacquiao na believe sa bata na to, dahil minsan niya na ito nakasparing sa preparasyon ni Pacman sa dapat na laban nito kay Errol Spence Jr. Bagamat gulat ang karamihan mga idol sa naging resulta ng laban ni Valenzuela kay De Los Santos, maganda naman sana mga idol ang naging panimulan El Rayo sa laban, dahil pinabagsak niya itong si Edwin sa round 2. Bagamat naging overconfident yata ang lightweight superstar at hindi nito ina sana makakabawi kaagad sa kanya si De Los Santos. Kinain lang naman kasi mga idol ni El Rayo ang malutong na kamao ni Edwin, na siya naman ang nagpasayaw sa tuhod ni El Rayo hanggang sa bumulagta ito sa lona. Bagamat pagdating ng round 3 mga idol, natamaan ulit si El Rayo ng kanan ni De Los Santos. Bagamat sa pagkakataon na to mga idol, wala na, tinigil na talaga ng referee ang bakbakan. Panalo po ang replacement fighter na si Edwin De Los Santos via knockout sa round 3, at literal nito dinumihan ang malinis na record ng number 1 prospect sa lightweight division. Samantala, general kasi meron may paparating na pasabog. Kung saan matunog nga po mga idol, napabalita na araw na lang daw ang hihintayin. Posible na daw i-announce ang susunod na laban ni Cuadro Alas. Lansyado na daw lahat mga idol ang negosyasyon sa laban ni Champ Tata. Meron na daw date ang laban at kung saan na lugar gaganapin ang bakbakan. Ayon pa nga mga idol sa YouTube channel ni Manderigma AT Sports, posible daw sa December ang muling pagbabalik bakbakan ni Cuadro Alas. Kung saan isang magandang balita to mga idol para sa ating mga Pinoy boxing fans, dahil sa wakas papalaban ulit ang dating kampiyon na inaasahan talaga natin na magdadala sa ating bansa ng tagumpay. Pero gayon pa man mga idol, hintayin pa rin natin ang official update sa kampo ni Casimero, dahil kapag sila ang nagsabi, siguradong tuloy na talaga ang pagpapakitang gilas ni Cuadro Alas.